Okay, good day mga kabiking. At nandito na naman ulit tayo upang magbigay ulit ng idea. Ayan po. Idea na pwede niyong pagkakitaan. Pagkakitaan na tinapay. At matagal-tagal po tayo na hindi nakapag-upload dahil yun nga po, inihintay lang po natin yung ating Google PIN. At dumating na nga. At ito po. Ipapakita ko lang po sa inyo kung paano ba gumawa ng Spanish bread at saka Spanish coconut. Ayan. At syempre, mayroon na po tayong nakahanda na basic dough. Ito po yung dough. Ang tinatawag po na street dough. Ayan po. At syempre, ito yung namasa na po ito. Yung timpla po nito, ilalagay ko na lang po sa description natin. Ayan po, itong dough na to. At syempre, mayroon na po tayong nakahanda na palaman. Ilalagay ko rin po sa description po natin yung timpla. Kaya ang gagawin po natin ay papanoorin lang po natin kung paano po gumawa ng isang timpla, dalawang klase po. At ito po yung ginadgad na nyog. Ito po yung pagtatoppings natin sa coconut, Spanish coconut. Ayan po mga kabiking, at uumpisan na nga po natin at paruurin nyo pong mabuti para makita nyo po yung procedure ng paggawa. Ayan po. Ayan, simulan na po natin magmakina. Ayan po, ganito po. Ganito po dapat. Makita nyo naman po kung gano'n siya kakinis. Parang bubblegum po siya. Ayan. Siyempre, papayaran po natin siya ng margarin para hindi po siya malagkit. Kaya papayaran po natin siya ng margarin para hindi po siya malagkit. Ayan po. Tapos, puputulin po natin siya ng 17 grams lang kasi maliliit lang po ang ginagawa ko dito. Ayan, 10 grams lang po yan. Estimate lang po ako. Pero kung kaya nyo mong timbangin na isa-isa, pwede naman po. Ulitin ko lang po, ilalagay ko na lang po yung timbla sa description natin. Kasi namasa ko na po ito. Kumbaga bibigyan ko lang po kayo ng idea. Ayan. At siyempre, kung interesado naman po kayo sa aking online tutorial, meron din po, video tutorial. Mura lang po yun. Ayan po. Pero kung gusto nyo naman po ng libre, ito po. Tingnan nyo lang po mabuti itong paano gawin to. Para matulungan nyo rin po ako sa aking YouTube channel. Ayan, 10 grams lang po yan. Kung gusto niyo naman po ng tiglima, 50 grams po ang putol, 45 to 50 grams. Kung nasi-check niyo po yung YouTube channel ko, sa totoo lang po, na-kuan ko na itong timpla na to, na-share ko na. Pero ulitin ko na lang po, lalagay ko na lang po sa description natin.
kung paano po yung magmasa nito. Kung nakikita nyo po yung timpla ko ng pandesal, ganun din po pagmamasa. Kung gusto nyo naman po ng mano-mano, pwede rin naman po. Tsaka yung video tutorial ko po, mano-mano po yun. Step by step din po yun. Kung interesado po kayo. Mura lang po yun, mura lang po talaga. Pero siyempre, sabi ko nga, kung gusto nyo naman libre ito, panoorin nyo lang po paano. Ayan po. Ulitin ko lang po, gagawin po natin na Spanish coconut at saka Spanish bread. Ayan. Yun po ang gagawin natin. Okay, ngayon, tignan nyo po kung paano magpalaman. Ganyan lang po natin. Ayan. Hindi po mabuti. Maliit na, medyo matagal lang po gumawa ng maliliit, pero tsaga lang po. Pero kailangan po natin ng rolling pin. Ayan. Saka yung sinabi kong palaman kanina, ito, papalaman po natin siya. Ayan po. Tingin nyo lang po mabuti yung kamay ko, mga kabiking. At syempre, nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel at hindi po nawawala. O, ganyan lang po, o. Ayan. Maraming para pwede rin pong ganyan. Pwede rin pong ganito. Ayan. Ayan po. Okay. Ayan. Ayan po siya. Siguraduhin po natin, tapusin po natin itong video na to para makuha nyo po ng tama. Ayan po. Huwag po tayong mawuring kasi malaking bagay po ito pag nakuha nyo po. Kahit itong mga basic lang. Siyempre, mag-umpisa muna tayo sa mga basic. Kasi di, pag nag-aaral ko po talaga, talagang basic po muna ang inuuna. Hindi naman pwede na sa mahirap po tayo mag-umpisa. Siyempre, sa basic muna tayo, sa madadali lang. Ayan po. Sa nga mahilig po sa gloves, hindi po talaga nag-gloves. Mahirap pong gumawa pag naka-gloves. Ayan. Mga kabiking, kaya dapat maintindihan nyo po kung bakit hindi tayo nag-gloves. Ang importante po ay malinis po ang ating mga kamay. Ayan po. Okay, kabiking. Ito na po ang ating nyog. Ayan po. Siyempre, una natin gagawin yung Spanish coconut. Lalagyan ba natin ng konti kasukal to? Ayan, lalagyan na po natin ng konti kasukal.
Ayan po. Itatoppings po natin to. Ito na po yung pinalamanan natin. Ayan. Napakadali lang ito. Siyempre, pag Spanish bread, breadcrumbs naman po. Breadcrumbs naman po yung itatoppings natin. Kung di nyo alam yung breadcrumbs, yun po yung mga dinurog na tinapay. Ayan po. Sa mga baguhan. Ayan, ganito po siya. Napakasimple lang po. Napakabisit. Siyempre, hintayin po natin to ng mga... Kasi malamig ngayon. Siguro mga 3 oras to bago malasa. Bago lutuin. Sabihin ko na rin po yung init ng oven nito. Nasa 150 degrees. Ang init niya. Ayan po. Siyempre, lalagay natin sa ating tray. Pagpisinyo na po yung ating tray, ay medyo luma na po yung tray natin, pero malinis po yan. Ayan po. Sasalansan po natin siya. Meron. Hindi na mainit. Kasi hindi na mainit ni. Hindi na masyadong mainit. Hindi na siya atin masyadong mainit. Hindi pa rin. Pwede, ipikon mo. Ayan po. Ito na po siya. Pag Spanish bread naman po yung gagawin natin ay breadcrumbs lang po. Ayan, lulutuin po natin siya mamaya. Ayan, gaya nga nang sinabi ko, pag Spanish bread ay breadcrumbs lang kailangan natin. Ayan. Yung una kanina, nyog. Ginadjad na nyog. Ayan po. Medyo maingay lang kasi may bumili. Ayan. Ayan po. Bali, 2 klase po ang nagawa natin. Ayan. Spanish coconut at Spanish bread. Ayan po. After 2 to 3 hours, luluto na po natin siya. Siyempre, lalagay natin dito sa plansa. Plansa po ang tawag dito, plansa. Ayan. Baka kung gusto nyo tanongin kung magkakano to, 5 piso lang po sa 6 na pirasong binta ko po dito. Napakamura po. Pamigay na yung tinapay ko dito. Pamigay na. Hindi po, mga nasa kanling po to. Ang timbang ko 60 grams lahat. Tama-tama pa lang po yun. Ito na po yung painis parang natin. Ayan, iluluto po natin siya mamaya. Ayan po, Spanish bread at saka Spanish coconut. Okay mga kabiking, at isasalang na nga natin to. Ayan, malaki na po siya. Ayan po, Spanish bread at saka Spanish coconut. Isasalang na po natin siya at papakita ko po sa inyo. Ayan po. Ayan po, nakasala na po siya. Ayan, nandito po siya sa baba. Kung may brown-brown na, may brown-brown pwede na siyang itaas. Gaya na to, itong buns. Napapansin nyo, brown-brown na siya. Yan po. Para dito na sa taas maluluto.
Ayan, siguro mga 10 to 12 minutes po yan bago maluto. Depende po yan sa init ng oven nyo kasi ito wala pa sa 300, mainit na. Ayan, silip-silip. Pag kayo po nagluto, silip-silipin nyo na lang po kung luto na. Ayan po. Nalaglag po yung silpong ko. Ayan, ayan, ayan. Sige po, at hintayin na lang po natin siya maluto. Ipapakita ko po sa inyo mamaya yung finished product. Ayan mga kamiking, at luto na ang ating Spanish bread. Ayan po, yummy yummy na yan. Ayan, lutong luto na siya. Ayan po. Ayan. At maraming maraming salamat po sa pagsubaybay. At sana may napulot po kayong aral. O kaya may natutunan po kayo sa ating video. Ayan po. Ito na po siya. Ulitin ko lang po yung mga gusto po ng video tutorial ko. Mano-mano po nito paggawa. Ay murang-mura lang po yon. Parang tulong ko na rin po lalo sa mga baguhan. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala. Pasensya na kayo dito sa aking pransa dahil medyo luma na po to, hindi po ito ng kalawang. Sadyang ganyan na po yan. Ayan po. Maraming maraming salamat po. At mag-iingat po tayo palagi.